po sa inyong lahat and have a blessed day to everyone. So, welcome to Master Kalog Channel. And ano nga pala ang inyong ulam ngayong araw na ito? Dahil ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa pagluto ng ulam. So, kung wala ka pang naisip na ulam, so sigurado dapat panoorin mo to para meron kang tips o idea kung ano yung lulutuin mong ulam ngayon. So, panoorin mo to. Siyempre, bago ang lahat ng yan, i-shout out po muna natin ang channel Master TV. Ayan, i-subscribe nyo po ang channel ni Master TV and i-click nyo rin po ang notification bell all para lagi kayong updated sa mga ina-upload niyang videos. So, dahil ba mahilig ka sa mga content na mga katatakutan o mga kababalaghan, kaya bisitahin mo na ang channel ni Master TV. Ulam natin na lulutuin ngayon ay ginisang saging na saba with mixed vegetable. So, paano ba lutuin to? So, kailangan panoorin mo. So, eto na guys, naka-prepare na po ang ating mga gagamitin. Dilis, magic sarap, sili, sibuyas, tapos yung sitaw, okra, magkahalo na po. At yung kangkong, dalawang taling kangkong at 10 pirasong saging na saba. So, lahat po ito nahugasan na po natin. Nahugasan na po yan lahat. So, dalawang tali na kangkong, dalawang taling sitaw, 10 piraso na saging na saba, 1 pirasong sibuyas, 3 pirasong siling labuyo, 1 balot na dilis. Ayan po. At pagkatapos ng intro ay sisimulan na natin ang pagluto ng ating ulam ngayong araw na ito. So ayan, napakasarap nito guys. Try nyo po ito, igigisa lang po natin yan pero super sarap nito. Pangalawang luto ko na ito guys, ngayon ko lang siya naisipang i-upload para maipakita ko sa inyo na meron akong bagong idea na ulam. Ito, yan, tinry ko ngang ihalo yung saging na saba sa ginisang iba't ibang gulay. So, napakasarap nito guys. Kaya itry nyo at siguradong mapapadami kayo ng pagkain ng kanin. Yan. So, i-flex po muna natin yung mga gagamitin natin para alam nyo po yung mga gagamitin. So, nagtataka kayo, walang betsin, hindi po kasi talaga ako gumagamit ng betsin. So, i-start na natin yung pagkatapos po ng eto na siya guys, yan. Ginigisa na natin. Mainit na yung kaserola. Ayan, nilagay ko na yung mantika. Ayan, ginisa na natin yung sibuyas. And then, ito na po. Nung medyo brown-brown na yung sibuyas, ito na, nilagay ko na yung sitaw at saka yung okra. Ayan, nilagay ko na siya. Halu-haluin para kumalat yung mantika. Halu-haluin onti-onti. At pagkatapos nyan, hindi muna natin siya lalagyan ng tubig. Kasi para medyo maglalasa yung mantika doon sa gulay. Kakapit yung mantika sa gulay. Ayan. So, halu-haluin lang. Unti-unting halu-haluin para lumambot at magisa yung gulay. Ayan. Napakasarap nito guys. Kaya subukan nyo ito at mapaparami kayo ng kain. Ayan. Mapaparami kayo ng kanin. Sigurado. At masustansya pa yung gulay natin. So, masustansya po talaga ang gulay na okra at saka yung sitaw, masustansya po talaga. And then, ito na yung dilis. So, nagtataka kayo bakit yung dilis hindi ko siya ginisa. Ayaw ko po kasi yung dilis masyadong matigas pagka yung ipiprito mo pa yung dilis, yung igisa mo yung dilis. So, ang ginawa ko, inuna ko muna yung gulay na sitaw at saka yung okra din bago ko nilagay yung tawagan itong dilis. So, para hindi siya masyadong matigas, malambot pa rin siya kahit na medyo inano mo siya ng konti sa mantika, igisa. So, ayan, ang pinakahalo lang natin is yung dilis lang. Tsaka yung nga yung saging na saba, masarap siya. Pagka iniluto mo siya, pagka inihalo mo dito sa gulay na to. So, ito na, inilagay natin yung kangkong. Yan, kangkong, dalawang taling kangkong po yan na, dalawang taling kangkong. Tapos yung sitaw, dalawang taling sitaw din yon. Yung okra, dalawang tali din. Ayan. Mura lang dito ang tali ng gulay, ang isang tali, 10 piso lang po. Ayan. So, ayan, yung sitaw, palalambutin natin yan.
Yan, palalambutin natin yung mga gulay na ating inilagay. So ito na, kumukulo na po. Ayan, kumukulo na po. Ayun yung kulay parang yellow na kulay, parang buo na yellow. Ano yan? Yung powdered na luya. Tapos ito yung magic syrup, inilagay na natin. Lalagyan natin ng konting tubig. Ayan, konti lang, kasi gisa lang po ito. Iginisa lang po natin sa konting tubig lang. Yan, yan na po. May sabaw na, lagyan natin ng sabaw. Kanina wala pa siyang sabaw, so pinakulo ko muna kahit wala pa sa sabaw, kasi mag-ano naman siya, magmo-moist kaya yon. Then ito, nalagyan na natin siya ng asin. Yan, lagyan natin ng asin. Hindi na tayo gumamit ng betsin kasi nag-magic syrup na po tayo, kaya hindi na po tayo gagamit ng betsin. So magic syrup na yung pinaka-betsin po natin. So tatakpan natin to, papalambutin natin to pagkatapos kung halu-haluin. Yan, halu-haluin para kumapit yung lasa. Ayan. So ang sarap nito, guys. I-try nyo to, guys. Subukan nyo, kasi I'm sure magugustuhan din to ng mga kasama nyo sa bahay, lalo na sa mga vegetable lover. Ayan, tatakpan po natin yan para lumambot. Ayan, kumulo siya. And then ito na, guys, kumukulo na ang ating ginisang gulay. Ayan, kumukulo na ang, ilalagay na po natin yung saging na saba. Ayan yung saging na saba. 10 perasong saging na saba to. Then yung isang buo, hinati ko siya sa gitna para madami. Ayan, para dumami. Ayan. So ito na, guys, yan yung ano ng saging na saba. So sariling ano ko to, ha, sariling idea ko to. Naisip ko kasi mag-isa ng gulay, tapos sabi ko, haluan ko kaya ng ano, naisip kong haluan ng saging na saba kung anong magiging lasa niya. So pangalawang beses ko nang luto to bago ako gumawa ng video, kaya masasabi ko na masarap talaga siya. Then ito, lagyan natin siya ng sili na pula, siling labuyo. Ayan, para hot spicy yung sabaw niya. Ang sarap, grabe. Gisa lang siya pero mapapadami ka ng pagkain ng kanin. Try nyo to, guys. Ang sarap-sarap talaga nito. Siyempre para sa akin masarap kasi ako nagluto. Depende sa magluluto kung paano sila magluto, kung paano nila mapapasarap yung ulam, diba? Ayan, halu-haluin natin ng konti. Ayan, para medyo kumalat yung ano, yung saging na saba. Ayan. Ayan, diba, guys? So, nangangamoy na nga siya. Ang sarap ng amoy. Lalo na yung dilis na nilagay ko, naamoy mo talaga siya. Talagang ano yung dilis. Makapit yung amoy ng dilis. Ang sarap. So, tikman natin. Ayan, tikman natin yung ano. Maraming vitamina ang saging na saba. Kung alam nyo lang. Abangan nyo rin po yung upload ko. Mag-upload ako ng kung ano ang benepisyo ng saging na saba. Ito na, guys. So, luto na. Ayan, ang sarap, guys. So, luto na siya. Diba? Ang sarap nito. Lalo na sa mga nakatara sa probinsya, bagay na bagay itong ulam na to. And sa mga mayayaman dyan, so, try nyo pa rin to. Kasi mabitamina at masustansya. So maraming salamat po sa inyong lahat, at huwag pong kalimutan mag-like, subscribe at i-click ang notification bell all. Thank you and God bless you all.